Alam mo, Sue, napakaswerte mo. Napakapogit, napakayaman ng maliligaw mo si Fred. E di ikaw na. Alagaan mo ang ulo niyan, baka mauntog. Ikaw din, baka makawala pa. Yan ang kadalasang sinasabi ng mga kaibigan ni Sue sa kanya. E paano ba naman, itong si Sue, isang simpleng dalaga na walang ibang ginawa kundi gamitin ang kanyang itsura upang makuha ang kanyang mga gusto sa buhay. Alam niyo ba? Itong si Sue, palaging sumasali sa mga patimpalak ng pagandahan. Halos lahat ng kanyang sinasalihan, naiipanalo nga niya. At sa mga patimpalak na ito, kanyang nakikilala ang iba't ibang mga klase ng tao, iba't ibang mga klase ng lalaki. Lahat sila may gusto nga sa kanya. Diyan niya nga nakilala ang binatang si Fred, ang anak ng isang matagal ng congressman sa kanilang probinsya. Nais niyang gamitin ang pagkakataong ito upang maiahon niya sa kahirapan ng kanyang pamilya. Isang dahilan pa, ayaw na nga niyang magtrabaho. Nakakaumay ng kumilala ng kumilala ng kung sino-sinong lalaki. Pakiramdam nga niya, itong anak ni Congressman Galvez na ang paraan upang matupad niya ang kanyang matagal ng pangarap. May ibang magsasabi na maaaring hindi maganda ang layunin nga nitong si Sue. Kaya lang, masisisi mo nga ba ito? Sino nga ba talaga ang babaeng si Sue? Itong si Sue ay nagmula sa isang simpleng pamilya. Mahirap lamang ang kanyang mga magulang at mayroon siyang isang kapatid. Walang maayos na trabaho ang kanyang ama't ina. Ang kanyang kapatid namang nag-iisa ay napakatamad, batugan. At hindi naman siya ganung kaboba para pabayaan na nga lamang tong oportunidad na ito na makawala sa kanya. Hay nako, itong si Sue, padalos-dalos. Samantalang wala naman siyang kaalam-alam sa tunay na pagkatao ng pamilya ni Congressman Galvez. Ang alam lamang niya, itong anak ni Congressman ay gwapo, magandang lalaki, matalino, at nagmula sa isang mayamang pamilya, kilala at bantog sa kanilang probinsya. Lalo pa sa panahon ngayon, nauso na ang social media. Mag-post ka ng konting pictures dyan. Paniniwalaan ka. Yung tipong hindi mo na nga malaman ang tunay at totoo sa huwad na mga litrato. Sa pagkakataong ito, mag-iisang buwan na nga siyang nililigawan ni Fred, ang anak ni Congressman. At ang bagay na ito, ikinuwento na nga niya sa kanyang mga magulang. Kaya lang, parang ayaw nga siyang paniwalaan. Pinagtawanan nga lamang siya ng kanyang kapatid. Itong kuya nga ni Sue, walang ibang ginawa kundi tumambay na lamang sa bahay. Wala na nga siyang balak mag-aral. Kaya nga ang kanyang mga magulang, pinilit ang lahat ng paraan upang si Sue ay mapagtapos ng pag-aaral, kahit sa pampublikong kolehiyo lamang. Hindi naman naging mahirap para kay Sue ang matanggap agad sa kanyang trabahong ina-applyan. Ginamit niya ang kanyang husay sa pagsalita at ang kanyang itsura syempre. Aba, eh kahit kulang ang kanyang requirements, pasado na ito. Pasok agad ito. Kahit to follow na lamang ang iba pa niyang requirements. Kasi ang sabi nga ng mga manager doon, maaari siyang maging asset ng kanilang kumpanya. Ang totoo niyan, itong si Sue ay nakilala nga lamang ni Fred dahil itong manager ni Sue ay mayroong isang anak. At ang anak nga nito ay best friend ng anak itong si congressman na si Fred. Sabi nga niya, sa kanila pa lamang daw unang pakikita ay nahulog na nga ang kanyang loob sa dalaga. Ang binatang si Fred, aba, mahusay ding manalita. Ang kanyang mga salita ay alam mo namang makakapagpahulog talaga ng loob ng isang babae. Ang kanyang itsura, ang kanyang dating, ang kanyang apelyido. Imposibleng walang makakilala sa kanya. Imposibleng walang magkagusto. Ang lalaking si Fred, anak ni Congressman Galvez at bunso sa magkakapatid. Nagpasyang suyuin na nga itong si Sue.
May sarili nga itong negosyo. Pero pag meron siyang free time, pumupunta nga siya sa opisina na malapit kina Sue upang makita lamang ang dalaga. Kaya lang sa paglipas nga ng mga araw, parang napapansin nga ni Sue na masyadong mayabang itong si Fred. Pero di bale, ang mahalaga? Masisiguro na nga niya ang magandang kinabukasan niya sa piling ng lalaking ito. Dahil sa pera, kahit papaano, nawala ang kanyang alinlangan. Makalipas pa ang ilang mga linggo, aba, itong si Sue, ang balak, agad ay magpabuntis daw dito kay Fred. Para hindi na nga raw ito makatanggi o makatakas pa sa kanyang mga nais. Well, kung sa bagay magkaalaman man na siya'y mahirap lamang ang pamilya, nagmula man siya sa bukid, wala mang magandang trabaho ang kanyang mga magulang, hindi na nga siya matatakbuhan ito. Imposible na. Nagtagal pa ang panliligaw nga nitong si Fred kay Sue. At habang tumatagal, para bang mas nakikilala nga nitong si Sue ang buong pagkatao ni Fred, nawawala na ang kanyang kayabangan. Para bang lumalabas na ang kanyang tunay na kulay. Tuwing magkasama itong si Sue at si Fred, napansin nga niyang masyadong matipid ang binatang ito. Wala silang ibang pinag-uusapan, kundi pera at negosyo. Mga investments, ipon at marami pang iba. Para bang unti-unti nangang nauumay itong si Sue kay Fred. Habang itong si Fred, para bang napapansin na itong si Sue ay walang kagana-gana sa kanilang pinag-uusapan. Walang ka-interes-interes. Ang gusto niyang topic, mga walang kakwenta-kwentang bagay. Masyadong mababaw ang pagkatao nga nitong si Sue. Ang bulungan ni Fred, siguro kung hindi siya maganda, ay, hindi niya para tagalan nga ang babaeng ito. Ito nga kasing si Sue, walang ibang hilig kundi yung mga luho na yan, kung anong trending online at mga chismisan. Anong magandang makeup, anong bagong brand ng lipstick ang magandang bilhin, magaroon lang. Never sumagi sa kanyang isipan ang magkaroon ng negosyo, o kaya naman ay magtinda ng kung ano-ano online. At dahil nga itong si Fred, kahit pa sabihing medyo matured na nga itong mag-isip, madali pa rin siyang nadala ng panlabas na anyo ng dalagang si Sue. Eh baka nga naman daw mainip na itong binata, kaya itong si Sue, nagpas siyang sagutin na itong si Fred. Mas dumalas na ang kanilang pagkikita. Palagi na nga siyang sinusundo nito galing ng trabaho. Oo, tama kayo mga ka-Voni Malia, hatid sundo talaga halos araw-araw. Nagulat nga ang binata nang malaman niya na ang bahay pala nga nitong sinasu ay nasa bukid. Naging mahirap para sa kanya ang paghatid sundo dahil kawawa naman daw ang kanyang motor. Lalo na kapag umuulan, kainaman ang kaputikan. Kaya ang ginagamit na lamang niya ay ang kanyang bagong kotse. Ganoon pa man, alam nyo ba mga ka-Voni Malia, baliwala sa kanya ang mahirap na buhay talaga nitong si Sue. Tanggap niya ang dalaga. Kaya lang, nagkaroon ng problema. Itong si Sue ay na-offera na maipadala sa isang malayong branch ng kanilang kumpanya. At ang bagay na ito, ang ayaw na ayaw ni Sue. Kaya wala siyang choice kundi mag-resign na nga lamang. Masyadong naging biglaan ang pasyang ito. Kaya kesa naman mahirapan siyang mag-apply muli, sinubukan niyang magtrabaho sa isang spa. E total, libre naman daw ang training. Sabi ko nga sa inyo, maganda itong si Sue, kaya hindi naging mahirap para sa kanya ang makapasok nga agad doon. Ewan ko ba pero itong si Sue, hindi ko alam kung kakaawaan ko ba o ano. Sobra ang kanyang ginagawang sakripisyo. Dahil kung tutuusin, maaari siyang mag-apply muli ng trabaho sa isang mas magandang kumpanya, pero hindi niya nga nagawa. Dahil kailangan niya ng pera on hand.
agad-agad. Wala siyang ibang aasahan kundi ang kanyang pamilya, pero paano? Ang kanyang mga magulang, hindi maganda ang trabaho, hindi permanente, hindi ganong kalaki ang sahod. Ang kanyang kuya, tamad, walang ibang ginawa kundi mag-inom at tumambay sa bahay. Hindi naman niya magawang sitahin dahil ang sasabihin, kaya hindi siya nakapag-aral ng maayos dahil pinagtapos muna nga siya bilang bunso. Isang dahilan pa kung bakit hindi naging mahirap para kay Sue ang kanyang buhay ngayon, dahil nga sa suporta ng kanyang kasintahang si Fred. Dumaan pa ang ilang mga buwan, laging okay naman ang kanilang pagsasama. Napaka-sweet at napaka-gentleman nitong si Fred sa kanya. Well, palibhasa, ang nagpalaki sa kanya ay ang kanyang mga lolo at lola. Sa simula, mukha lang itong mayabang. Pero ang totoo, meron siyang pagrespeto sa mga taong nakapaligid sa kanya. Yan ang turo sa kanya ng kanyang lolo at lola. Kaya lang, yan mismo ang pinoproblema ngayon ni Sue. Masyadong magalang, masyadong gentleman daw itong si Fred para sa kanya. Paano niyang magagawa ang kanyang pinaplano? Lumipas pa ang mga linggo, lalong na spoiled itong si Sue ng kanyang boyfriend. Para bang lumalaki na ang kanyang ulo. Yan, dyan na nga nagpatuloy ang pag-iiba ng ugali ng dalagang si Sue. Masyado na nga itong maldita. Masyado na nga itong naging maarte at matabilang dila. Akala mo lagi kung sino. Maging mga katrabaho niya, nahihirapan na nga siyang pakisamahan. Maging mga dati niyang kaibigan at kaklase nung college. Ang lahat ng ito ay dahil lamang siya ay kasintahan ng anak ng isang congressman. Aba, kung makaasta, akala mo baga na may asawa na nga niya ang binata ay hindi naman. Wala na nga siyang ibang bukang bibig kundi ang napakaswerte nga daw niya dahil boyfriend niya itong si Fred. Sweet, galante, gentleman at napakagwapo pa. Artistahin. Buwan-buwan daw, palagi siyang binibigyan ng mga regalo. Hindi lang basta-basta gamit. Branded ang ibinibigay nga ni Fred. Hindi basta-basta. Yan ang sabi ni Sue. Alam niyo ba, dumating pa sa puntong madalas niyang ikumpara ang mga gamit na bigay ni Fred sa gamit ng kanyang mga katrabaho. Palagi niyang pinapalabas na mas okay yung kanya, mas magara, mas magandang tingnan, mas uso. Kaya ngayon, itong si Suna ang pinakakinaiinisan ng kanyang mga katrabaho. Kapag wala siya, kapag day off siya, kapag late siyang pumapasok, alam mong siya lagi ang pinag-uusapan. Kapag siya naman ay dumarating, palagi siyang iniiwasan. Paano ba naman kahit ako? Mapupuno na sa kanyang kayabangan. Hanggang dumating sa puntong mismong si Fred na ang nakapansin sa kanyang pinag-iba. Sa kanyang ugali, sa kanyang asta. Pinagsabihan siya ni Fred. Pinagsabihan ni Fred ang kanyang kasintahang si Sue. Sasabihin ni Sue, bakit? Mali daw ba ang kanyang sinasabi? Mali daw ba ang kanyang ginagawa? Proud lamang siya sa kanyang kasintahan. Walang masama sa kanyang inaasal. Judgmental lang daw talaga ang mga tao sa kanyang paligid. Sa paglipas pa nga ng mga araw, dahil nga sinusundo nitong si Fred, itong si Sue sa trabaho, naaabutan niyang may kasagutan na katrabaho, itong si Sue. Nang dahil sa kaartihan at kayabangan itong si Sue, napapaaway tuloy ang kanyang kasintahang si Fred, maging sa mismong manager ng spa na iyon. Dahil dyan, maging si Fred at Sue, nagkakatalo na, nagkakaaway na. Kahit sa chat at tawag lang, hindi na nga sila nagkakaunawaan. Paano ba naman daw? Itong si Sue, wala nang ibang ginawa kundi ipagmayabang sa mga tao na ang kanyang kasintahan ay anak ng isang congressman. Samantalang itong si Fred, kahit nakailan, hindi niya ipinagyabang yun sa mga tao. Dahil unang-una sa lahat, bakit?
walang dahilan para ipagyabang niya ang bagay na iyon. Ang success ng kanyang mga magulang ay hindi naman sa kanya. Pangalawa, napakapangit tingnan. Proud siya sa kanyang mga magulang. Yun ang totoo. Pero hindi niya para ipagmayabang to sa mga tao at para magkaroon lamang siya ng mas magandang imahe. Ang bagay na yan ang palagi niyang sinasabi kay Sue. Magmula pa lamang naman noon, palagi niyang pinapaliwanag na hindi naman sila mayaman. Lahat ng meron nga sila ngayon ay paghihirap at sakripisyo ng kanyang mga magulang at ng kanyang mga lolo at lola. Na kundi dahil sa kanilang paghihirap, wala silang makakamit sa buhay ngayon. Ito nga kasing mga lolo at lola nitong si Fred ay mga negosyante. Mahusay na mga negosyante. Ang kanyang mga magulang naging mga public servants. At siya bilang anak, ang nais lamang niya ay maging proud sa kanya, ang kanyang pamilya. Hindi para sumali sa mga anumang laban, hindi para tumakbo sa kung saan man. Kaya naman daw niyang makatulong sa kapwa nang hindi tumatakbo sa kung anumang eleksyon. Yan ang mga bagay na hindi kayang unawain ng isipan nga nitong si Sue. Para kay Sue, ang mayaman ay mayaman. Ang mapera, mapera. Bali-balik ta rin mo man. Si Fred na nga daw ang kanyang pag-asa. Hanggang sa ayun, sa maniwala kahit sa hindi, tumagal pa ang kanilang pagsasama ng almost 1 taon. Almost kasi kakaselebrate nga lamang nila ng kanilang 11th monthsary nung isang araw. Isang araw dahil mayroong LQ ang magkasintahan at itong si Fred ay mayroong karamdaman, hindi niya nga magagawang sunduin at ihatid ang kanyang kasintahang si Sue. Muli siyang sumakay sa bus upang makapasok ng trabaho at doon nakasabay niyang muli ang isang matanda. Ang matandang ito ay matagal na nga niyang kinaiinisan, pinandidirihan. Kung okay lamang daw, gusto niya nga itong iwasan, layuan. Eh kasi naman daw, ang matandang ito, hindi raw nababagay sa kanyang paligid. Masyadong mabaho, amoy matanda, at walang kaayos-ayos sa katawan. Palibhasa, ang matandang ito ay napakaabala sa kung anumang kanyang ginagawa sa araw-araw. Dumating sa puntong nagkatagpo ang paningin ni Sue at ng matandang iyon. Ang matanda na mismo ang lumayo kay Sue. E paano ba naman, nung huling beses sa sila magtagpo, nagkaroon nga sila ng alitan? Aba, e paanong hindi? Sa loob ng bus na iyon, nakita ni Sue ang matandang ito na may hawak na napakaraming gamit. Pero ni hindi man lamang pinaupo ang matandang ito. Bagkus, nagtulog-tulugan pa nga ito. Sinubukan siyang kausapin noon ng matanda upang hingin ang kanyang tulong pero wala. Nagwalang bahala nga lamang si Sue. Hindi niya para ubusin daw ang kanyang panahon at oras sa matandang hindi naman niya kilala. Ilang saglit pa, tumayo na sa kanyang upuan ang katabi ni Sue sa bus. Kaya kung tutuusin, maluwag na muli ang bus na iyon. Maaari nang makaupo ang kawawang matanda pero hindi pa rin pinaupo ni Sue. Bagkos ang ginawa niya, iniligay niya ang kanyang maliit na bag sa upuan ngayon. Kahit na kung tutuusin, maaari naman itong ilagay sa kanyang kandungan. Tapos, tulog-tulugan ulit. Wala siyang pakialam ano man ang sabihin ng mga tao sa paligid niya. Palibhasa nga kasi, naka-earphones ito. Kunyari, wala siyang alam. Kunyari, wala siyang pakialam. Eh wala naman nga talaga. Lalong-lalo na, nung panahong iyon, may LQ nga silang magjowa. Upang maiwasan nga ang anumang away o iskandalo, ang matanda na mismo ang lumayo dito kay Sue. Napangisi na nga lamang ang dalagang ito hanggang sa siya'y makababa doon sa bus na iyon. Makalipas ang halos 1 linggo, muling nagtagpo ang magkasintahang Sue at Fred. Ang sabi ni Fred, siguro'y panahon na upang makilala nga daw nitong si Sue ang kanyang pamilya.
Siyempre, na-excite itong si Sue dahil siguro nga panahon na upang unti-unting matupad ang kanyang mga plano. Lalo pa ngayon na halos malapit na ang kanilang anniversary. May nangyari na nga sa kanila. Siguro iniisip ni Sue, panahon na upang makasal siya sa lalaking kanyang pinapangharap. At dahil pa sa mga pamimilit ni Sue, napilitan nga itong si Fred na ipakilala na nga sa kanyang pamilya ang dalagang ito. Pinag-usapan nga ng dalawa ang venue kung saan sila magtatagpo. Siyempre itong si Sue, pinaghandaan ng gabing yun. Isusuot niya ang kanyang pinakamahal na dress at ipapakita niya kung gaano siya kaganda sa gabing yun. Gamit ang kanyang pera, bumili siya ng mga mamahaling alahas at mga damit. Hindi maaaring mahalata ng mga taong iyon na siya'y nagmula sa bukid. Kahit pa sinabihan siya ng kanyang kasintahang si Fred na hindi naman kailangang gawin yun, nagpumilit pa rin itong si Sue. Well, ganyan naman talaga. Kung anong kanyang gusto, yun dapat ang masusunod. Ang palaging sinasabi ni Fred sa kanyang kasintahan, walang ibang mahalaga para sa kanyang pamilya kundi ang kalooban. Hanggang sa ayun nga, dumating na ang nakatakdang gabi. Makakatagpo na nga ni Sue ang pamilya nga nitong si Fred. Nang gabing iyon, ipinagmalaki nga ni Fred ang kanyang kasintahan sa kanyang ina at ama. Feel na feel naman itong si Sue ang pagpasok sa napakagandang bahay at garden nitong sina Fred. Alam mong pinaghandaan talaga, hindi putyo-putyo. Maaring hindi ganong kayaman ang pamilya nga ni Fred pero asahan mong hindi rin ito basta-basta. Maaring hindi sila bilyonaryo pero asahan mong milyonaryo. Yan ang sabi ni Sue. Imposible nga raw siyang magkamali sa dami ng mamahaling kotse dun sa lugar na iyon, sa tahanang iyon. Mamahaling pagkain at mga muebles? Sabi nga ni Sue, bagay na bagay siya sa mansyong iyon. Tuwang-tuwa naman siya tuwing siya'y pinupuri ng mga tao sa kanyang paligid. Nagsimula na nga silang magkwentuhan, magtawanan. Siyempre, itong si Sue, parang patahi-tahimik lang habang si Fred na mismo ang nagkukwento sa kanyang pamilya ng kanilang mga pinagsamahan. Itong si Fred, walang ibang sinabi tungkol kay Sue kundi puro maganda, puro okay, puro maayos. Nang biglang mag-ring ang cellphone ni Congressman Galvez. Ang tanong ni Fred, sino nga raw ang tumatawag? Ang sabi ni Congressman, tumatawag daw ang kanyang ina. Pasensya na raw kung siya'y na-late. Para kay Sue, okay lang yun. Madali na yan. Madaling makuha ang loob ng isang lola. Yan ang nasa kanyang isipan. Ilang minuto pa, nagpatuloy ang usapan ng pamilyang ito at ni Sue doon sa may garden. Hanggang isang boses na pamilyar ang narinig ni Sue mula sa kanyang likuran. Ang sabi ng boses na iyon, kahit na kailan, hindi niya nga raw matatanggap ang babaeng si Sue sa kanyang pamilya. Napalingon si Sue at si Fred at doon nakita ang babaeng nagsasalita. Ang matandang babaeng iyon ay ang lola nitong si Fred. Si Lola Amanda. Ang sabi ni Doña Amanda, ang katulad niya ay hindi na babagay sa aking apo, sa ating pamilya, hindi kahit kailan. Eya ba, mas demonyita pa sa akin ng babaeng iyan. Oh, ano ineng? Parang nakakita ka ng multo. Inalam ko ang pagkatao mo. Palagi kang bukang bibig ng aking apo. Palagi. Hindi dahil masaya siya pero dahil ikaw mismo ang kanyang problema. Nagbago daw ang ugali mo. Tapos malalaman ko, nais kang ipakilala ng aking apo sa kanyang mga magulang, sa amin, sa kanyang pamilya? Kalokohan yun.
Kaya ninais kong makilala ka ng lubusan. Ano? Hindi ka makapaniwala, ano? Ang matanda na palagi mong sinusungitan at binabastos dun sa bus ay ang lola ng iyong pinapangarap na lalaki. Ano bang akala mo? Ha? Naka-jackpot ka na? Bago mo sana inayos ang makeup sa mukha mo, inayos mo muna ang pagkatao mo. Aaring hindi kami ganung kayaman. Pero ang sakin lang, hindi ko kayang tanggapin sa aking pamilya, sa aming pamilya ang katulad mo. Kaya apo ko ako sa iyo mag-isip-isip ka. Alam niyo ba, yung babaeng yan, madalas siyang manalo sa mga beauty contest noon sa kanilang probinsya. Hindi dahil sa kanyang talino't galing, hindi dahil sa kanyang ganda. Pero dahil kinakasintahan niya ang isa sa mga judge doon. Hindi lang isang beses. 5 beses niyang ginawa ito. Imposibleng hindi ko malaman. Apo ng kaibigan ko ang isa mong nabiktima. Oh. Yung pagkatapos mong manalo, bigla mo siyang iniwan. Isa lamang ang aking sigurado. Isa kang manggagamit. Isa kang manggagancho. At anong gusto mong mangyari? Bingwitin ang aking apo? Kung ako sa iyo, matuto kang mahiya. Hindi mo kailangan maging mayaman at maganda para matuto kang mahiya sa mga tao. Aba, eh wala ka nang pagrespeto sa mga tao sa paligid mo? Nagkakaganyang ka pa? Anong kati mo? Walang makapigil sa mga sinasabi nitong si Lola Amanda. Si Sue? Natigilan. Wari mo ba'y pinagpapawisan nga ng malamig? Saka lamang niya naalala ang lahat ng kalokohang ipinaranas niya sa kawawang matandang ito na walang ibang ginawa kundi hingan nga siya ng tulong. Ngayon, ni hindi siya kayang ipagtanggol ng kanyang kasintahang si Fred. Mukha siyang kaawa-awang tupa sa harap ni Congressman Galvez. Maya-maya pa ay dumating na ang mga kamag-anak pang iba ni Fred. Dahil dyan, nahiya na nga itong si Sue sa mga sinasabi ni Doña Amanda. Siya na mismo ang lumayo sa lamesa, lumabas ng gate at umaasa pa rin siyang susundan siya ng kanyang kasintahan. Pero hindi, walang sumunod na Fred sa kanya. Ulang na lamang ay kainin nga siya ng lupa sa sobrang hiya. Kung okay lang daw na siya'y maglaho na nga lamang doon ng biglaan, ay nangyari na. Alam niyo ba, ang mas nakakainis pa, isa sa kanyang mga kaibigan, na madalas niyang pagkwentuhan ng kanyang mga plano? Malayong kamag-anak pala nitong sina Fred. Isa lamang ang sigurado, wala na nga siyang ligtas ngayon. Magmula ng nakakahiyang gabing iyon, ilang linggo na nga siyang hindi kinakausap nitong si Fred. Ilang araw na rin siyang hindi pumapasok sa kanyang trabaho. Nagwa-worry na nga sa kanya ang kanyang mga magulang. Pero ang kanyang kuya, pinagtitripan pa siya. Mukhang minalas nung si Utol ah. Diamante na, peke pala. Yan ang nga bang sinasabi ko eh. Ang akala niya yata, ganun kadaling umahon sa putikan. Yan, sinasabi ko sa iyo. Yan ang sinasabi ko sa iyo, Sue. Masyadong mataas ang pangarap mo. Hindi bagay sa iyo. Yan, puro paganda ka kasi. Sabay tawa ng kanyang kuya. Ang sabi naman ng kanyang ina, Ineng, lumabas ka dyan mag-usap tayo. Huwag ka nang magkunwaring tulog ka. Alam kong dinig mo ko. Lumabas ka ng kwarto mo, mag-usap tayo. Sabi ko naman sa iyo, hindi ba? Hindi naman kami naghahangad ng sobrang kayamanan. Ang mahalaga sa amin bilang pamilya mo ay maayos ka. Anak, hindi ba ang payo namin sa iyo? Itigil mo na yung pangangarap mo ng biglang yaman agad. Walang ganun. Kailangan mo magsumikap. Magsikap, magtrabaho, magnegosyo, mag-ipon. Maaaring abutin nyo ng matagal pero iha, yun ang tamang paraan. Yun ang dapat. Ay, iha,
Sana'y matuto ka na sa mga ginawa mo. Huwag kang mag-alala. Maaaring iwan ka man ng maraming mga lalaking yan. Maaaring hindi na nga tayo yumaman pero asahan mong hindi ka namin iiwan. Tandaan mo yan, iha. Yan ang sabi ng ina ni Sue. Napaluha na nga lamang itong si Sue sa mga sinabi ng kanyang ina. Sa kanya nga na-realize na lahat nga naman talaga nang nangyayari sa kanyang buhay, siya lamang ang may gusto. Kahit nakailan, hindi naman nag-complain ng kanyang mga magulang sa mahirap nga nilang buhay. Ang mahalaga para sa kanila, sila ay sama-sama at kumpleto. At dahil napabayaan na nga ni Sue ang kanyang trabaho, hindi na nga siya tinanggap ng kanyang boss muli. Grabe ngayon ang kanyang panghihinayang. Kung nag-focus na nga lamang siya sa kanyang pagkatrabaho, edi sana, malaki na ang kanyang ipon. Saka pa lamang niya nare-realize ang kanyang mga pagkakamali. Nang malaman ng kanyang ama ang nangyari sa kanya, ang buong katotohanan sa kanyang mga ginagawa, grabing kahihiyan ang kanyang inabot. Nagpas siya ang kanyang amang payuhan si Sue at sabihin magtungo na nga lamang muna ng Maynila at doon mabuhay. Grabe kasi, buong probinsya nga nila, buong bayan nila at barangay, siya ang pinag-uusapan. Kesa nga naman daw lumala pa ang chismisang ito, lalo na kapag lumabas pa ang ilang pang mga balibalita na tunay naman tungkol kay Sue. Baka daw hindi makaget over itong si Sue. Kaya bago pa man mangyari yun, lumayo na nga siya. Magbagong buhay. At least doon sa Maynila, bagong buhay ang kanyang sisimulan kasama ng ilang pang mga kamag-anak nga niya doon. Ninong at Ninang, mga tiyahin. Nakakalungkot dahil nga itong si Fred, hindi na nga siya kinausap muli. Grabing pagsisisi ang nararamdaman ngayon ni Sue dahil sayang naman daw ang kanilang pinagsamahan. Alam niya kung gaano siyang kamahal ni Fred pero sinayang niya lamang ang lahat ng iyon. The next day, nagtungo na nga siya ng bus station upang makapunta ng Maynila. Ngayon, naging aral sa kanya ang lahat ng kanyang mga nagawa. Pagdating ng Maynila, agad siyang sinalubong ng kanyang mga pinsan doon at sinabihan ng kung ano-ano at sinabing huwag dadalihin doon sa Maynila ang kanyang masamang ugali. Sinabing doon sa Maynila, subukan niyang baguhin ang kanyang sarili. Baguhin ang kanyang mga pananaw. Kung sa bagay, ang buhay sa probinsya at ang buhay sa lungsod, ibang-iba. Ngayon, magmula ngayon, lahat ng mga payo at sabihin ng kanyang mga kakilala na mas nakakatanda sa kanya, asnong astama at wasto, pinapakinggan niya. Inuunawa na nga niya. Ang huli niyang dalangin, sana bigyan pa siya ng pagkakataong magbago. Handa siyang magbago upang maisaayos ang kanyang kinabukasan para sa kanyang sarili at sa kanyang pamilya. Yan ang bulong ni Sue habang siya'y nakaluhod sa loob ng simbahan, sabay buntong hininga. Doon sa lungsod ng Maynila, sisimulan niya ang panibagong kabanata ng kanyang buhay, ang buhay ng isang probinsyana sa lungsod ng Maynila. Dito na nga po nagwawakas ang ating istorya ngayong araw na ito. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Shout out time po mga Kavoni Malia. Binabati ko po ng isang maulang araw sina Miss Erlinda Claveria, Azilana's Kitchen, Emilio Valdez, Mary Eslabra, Helen Carido, Explorer Channel, Daily Nabor, Maris Lubao, Virgie, Stella Bables, Bing Jorge, Evangeline Scubert at Imelda Budino. Keep safe po, Miss Yolinda Castillo, Nurse, Binagisdan, Merleline, Dolly Bidonia, Escander Dubai, Romelda,
Princess Rucker at Celia Villegas. Uli, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Keep safe po sa inyo. Dalangin ko po ang inyong kaligtasan, mga ka-Vonimalia. Ingat po!